Everybala! Boom boom! Kamusta kayo mga ka-5-9? Welcome back ulit sa akin channel, mga mom, mga sir, saan mang dako ng mundo kayo. Naroon! Saludo po ako sa inyo. Welcome back ulit mga ka-5-9. At syempre ngayon meron na naman tayong pag-uusapan. Ang pag-uusapan natin ngayon mga ka-5-9, ipatungkol doon sa mga fake na vlogger. Bakit ko nasabi mga fake na vlogger mga ka-5 nila, no? O sabihin natin balimbing na mga vlogger. Kung matatandaan natin mga ka-5-9, ilan sa mga bashers na Sir Francis Leo Marcos ang 14 daw kuno noon na ngayon ay nagkawatak-watak na sila at iilan na lang ang solid sa kanila. Maaring 5-6 na lamang ang solid doon sa 14 na yon. Dahil kanya-kanya sila ng manok sa pagiging pangulo ng bansa. Umpisahan natin kay Ngak-Ngak Pablo. Ngak-Ngak Diablo. Nakita naman natin kung paano niya ipagtanggol si Sir Francis noon. Nakita natin kaliwat kanan ang pakikipaglaban niya sa mga live streaming noon, may pagtanggol lamang si Sir Francis Leo Marcos. At lingid sa ating kalaman, habang nag-uusap pala sila ni Sir Epelem, ay may mga recording siyang ginagawa para gamitin. Kasi kaya kang nag-record, may masamang plano. So, ayun mga ka-5 na ang ginawa ni Ngak-Ngak Diablo. Pagkatapos ngayon, naging basher siya sa pangunguna ni Ngak-Ngak Pablo at ni Jojo ng Hong Kong, ay nagkawatak-watak ang FLM family dahil sa kanilang pinapakitang mayroon daw kunong mali sa FLM family. Sila ang unang naghiwalay o nagwasak ng pamilya ni Sir Francis Leo Marcos. Pero sa tibay ng pamilya ni Sir Francis Leo Marcos, ng mga tagahanga niya, ay hindi talaga ito natibag hanggang ngayon. Ilan na nga ba ang bumangga? Pero hanggang ngayon, nananatiling matatag. Katulad na lamang ng ating pandemic hero, nananatiling matatag ang number 44 sa balota para sa pagkasenador. Kaya naman mga ka-5-9, ang mga videos, mga pagpapakilala kay Sir Francis Leo Marcos ay ipinapakalat lahat, natin lahat sa Facebook at kung saan-saan pa mga social media na meron tayo para may palaganap natin si Sir Francis Leo Marcos. At hindi lang yan, may mga tarpaulin, may mga kalendaryo, may mga t-shirt, may mga sombrero para mas may pakilala natin si Sir Francis Leo Marcos sa mga tiblid na lugar na hindi naaabot ng data o hindi naaabot ng internet para makapag-YouTube o para makapag-Facebook, pero boboto. Mga ka-5-9, bumalik tayo kay Ngak-Ngak Diablo. Ibinablog niya si BBM noon. Keso BBM daw siya. Magaling daw na kandidato sa pagkapangulo. Hindi nag-click. Nagpunta siya ngayon kay Esko Moreno. Nag-click. So, ibig lamang sabihin dito mga ka-5-9, lahat po ng mga nakapaligid kay Esko Moreno, kay Mayor o Yorme Esko, na mga vlogger o na mga taga-suporta ni Sir Yorme, ay kapag nag-vlog po itong si Ngak-Ngak Pablo o Ngak-Ngak Diablo, wag na wag po kayong maniniwala sa mga pinagsasabi na ito. Marami ho kami makapagpatunay. Ayan, sabihin natin ganyan. Marami ho kami magpapatunay na wala hong kwenta ang taong ito. Kung gaano niya binalahura si Sir Francis Leo Marcos noon na tumulong din naman sa Maynila kahit paano sa pagbibigay ng ayuda ng tuneladang mga bigas. Kung hindi ako nagkakamali is 250 sacks of rice na tag 25 kg, katulong ni Makagago at ng iba pa na mga tumulong para sa pag-ayuda sa mga Manilenyo. Ngayon, binablog niya si Isko. Patuloy niya binablog kaso magaling daw, kaso ganito daw si Isko. Marami tayong matututunan kay Isko o kung ano-ano pa mga sinasabi natin. Which is, totoo naman yung sinasabi niya na yun. Pero, ang question dito is,
yung kung paano i-deliver ng isang tao na totoo nga ba talaga ang pagkatao ng isang taong ito. Nananawagan po ako sa mga supporters ni Yorme, sa mga naniniwala sa mga vlog ng isang ngak-ngak Diablo. Huwag ho kayong maniniwala sa mga pinagsasabi ng taong ito. Fake po ito. Fake. Fake na fake. Pera lang ho ang hinahabol nito. Pera lang, walang iba. Akalain niyo ho ba, nung makakita ito ng puwang o distansya o pagkakataon para i-vlog si Yorme, eh pinagpatuloy niya samantalang galing siya kay BBM. Tingnan niyo kung gaano kabalimbing ang tao na to. Paniniwalaan niyo ba ang isang vlogger na balimbing? Paniniwalaan niyo ba ang isang vlogger sa mga sinasabi niya kung gaano siya kahunyango noon, kung gaano niya minahal si Sir Francis Leo Marcos? Ganun din niya binalahura si Sir Francis Leo Marcos, at kung baano siya pinaglaban noon si BBM at kinakampanya niya si BBM. Ngayon na lamang ang pagkakampanya niya ngayon kay Isko. Simple lang mga ka-59, hunyango, kupal, plastic, fake na vlogger ang katulad ni Ngak-Ngak Diablo. Ilan pa? Marami pa po ang mga katulad nito. Nandyan yung kanyang mga kagrupo na mga mapagkunwari, mapaglinlang. Niloloko lamang ang kanilang mga viewers. Niloloko lamang na kunwari sila ay solid na Isko. Pero pagkatapos makitaan si Isko nito ng hindi maganda, sigurado sila rin ang babatikos ng mga ito. Sigurado sila rin ang lilitis dito kay Isko at marami pang iba. Huwag ho kayong magtitiwala dito kung nakakausap nyo ang mga vlogger na ito. Kapag nakikita nyo ito at nakakausap, huwag na huwag ho kayong magtitiwala. Ito, ginawa ko ang vlog na ito para ho magkaroon ng awareness. Mag-ingat yung mga taong naniniwala sa Ngak-Ngak Diablo na ito. Sampu na kanyang mga kasamahan. Maging mapagmasid po kayo, mag-siliksik po kayo kung gaanong klaseng kasamang tao ito, kung paano niya paluhurain ang isang taong dati niyang minahal, dati niyang ipinagmalaki, pero ganoon na lamang kung paano niya ito paluhurain. Ganoon din kung paano niya kinampanya si BBM, ay ganoon din ngayon ikinakampanya niya ngayon si Isko Moreno. Patunay lamang, wala nang kaduda-duda pa, isang plastic na hunyangong kupal na vlogger ito kasama ng kanyang mga kasama. So mga ka-59, maging mapagmatsyag lang po tayo. Maging mapagmasid. Isipin natin mabuti yung ating nakikita, kung tama ba ito o may katotohanan ba o wala, bago natin ito paniwalaan. Muli, panawagan ko po sa mga makakapanood na susuporta kay Yorme. Mag-ingat po kayo sa vlogger ng Ngak-Ngak Diablo na ito mga ka-59. Mapagkunwari, mapagninlang, at kung ano pa, kasama ng kanyang mga kasamahan. Kung gaano niya kamahal ngayon na pinapakita para kay Yorme, ganun din niya, wawaling hiyain niyan si Yorme. Katulad na lamang ng pagmamahal niya kay Sir Francis Leo Marcos noon, yung number 44 sa Senado, number 44 sa balota, ay ganoon naman niya ngayon, wina walang hiya. Maraming salamat po mga ka-59, maging mapagmatsyag po tayo. Paulit-ulit ko pong sasabihin yan, maging vigilante po tayo sa paligid natin. Maraming salamat po mga ma'am, mga sir, saan mang dako ng mundo kayo naroon, saludo po ako sa inyo. Ingat po tayo lagi mga ka-59, at huwag kakalimutan na magpasalamat sa araw-araw na buhay na binibigay sa atin ang dakilang lumikha. Hanggang sa susunod na reaction video po, maraming salamat po. Boom! Boom! Salamat po.